feature natin ngayon yung Bosch Professional GSB120LI Cordless Impact Drill Driver. Pag-insert natin ng battery, pag nag-click, okay na siya. Make sure yung selector ng forward and reverse nasa gitna kapag ka maglalagay tayo ng bit, screw bit man o drill bit. Itong screw bit ko ay Bosch din siya, so okay naman. Pero depende sa inyo kung anong preferred ninyo na brand pagdating sa mga bit. Pero ito matibay naman siya, matagal mapudpud. Okay, testing natin. Lagyan natin yung screw. So, ang purpose nito sa screw functions niya, tatlo to. Itong screw functions, gumagana tong torque setting 1 to 20. And 20, ito yung maximum torque para dito sa screw. Pwede mo ring ilipat dito sa drill function, pero hindi gagana tong torque setting mo. So, ang purpose niya, para maiwasan mong mag-overdrive yung screw. So, nagiging cause din ng overdrive kapag masyadong mataas yung torque. So, testing natin, torque setting 1 para dito sa material natin. So, forward, speed natin 1. So, light press, mabagal lang yung ikot. And, unang press pa lang, working light, umiilaw na. So, kagandahan niya, nakikita mo na kaagad kung ano yung ididrill mo o lalagyan mo ng screw. Torque setting 1, bumitaw na siya. So, hanggang dito lang yan. Kahit anong gawin mo, hindi na yan babaon kasi ang torque setting natin ay 1. So, gawin natin, dagdagan natin. Sabihin natin 10. Lagay natin siya. Tingnan natin kung may babaon niya. Torque setting 10. So, nakabaon na siya. Medyo naka-flash, pero nakalitaw pa rin. So, dagdagan natin. Gawin natin 15. So, sa 15, maganda na, naka-flash na siya ng maayos. So, yan yung purpose ng torque setting natin. So, hindi ka mag-overdrive sa mga material na ini-screw mo. So, 15 pa rin. So, same result pa rin. Naka flash pa rin yung screw natin. So, torque setting 15. So, yun yung purpose ng torque setting. Compare mo dito sa drill o dun sa mga walang torque setting. So, yan yung purpose nyan. So, palitan natin. Testing natin yung drill naman. Yung gamit ko is hex shank. So, may gatla rin siya. Kagandahan,
auto lock. So wala ka ng susi. Ito, lipat natin. Drill. So kahit ito ilagay mo sa 1, yung torque setting natin, hindi siya gumagana. So disregard to. Pagka nandito ka sa drill at hammer function. So move natin para mas mabilis yung ikot. Speed number 2 tayo. Forward. Kagandahan nito, pag binitawan mo yung trigger, stop agad. So maiwasan mo rin yung over drill. So pag na-reach mo na yung kailangan mong lalim, pag bitaw mo, stop agad. So check naman natin yung sa concrete, sa mga masonry. Ito, tingnan natin kung maganda ba yung magiging result. Forward, tapos lipat natin hammer function. So lalim ka agad yung nabutas natin. Okay. So gumagana siya ng maganda. So kung meron ka mga gustong i-drill sa concrete, pwedeng-pwede rin. Tatanggalin natin siya. Napakadali. Okay. So, yan yung features nito. Bosch Professional GSB 120Li. Thank you for watching. Kung meron kayong natutunan, please like and share and subscribe to my channel.